Hey, what's up guys, me Jix TV and welcome back sa aking channel. Welcome to another anime figure unboxing. And for today's video guys is yan, box and i-review natin itong figure na to. Yan guys, the King of Artists, the Kosuke Oden. So, bagong release lang itong figure na to. Lumabas siya noong August 19. And ito yung ating i-review ngayon. But bago natin simulan itong video na to guys is para sa mga bagong pasok sa aking channel guys is I hope you can support Jix TV by subscribing to my channel and ringing the notification bells para lagi yung updated sa mga in-upload ni Jix TV. And kung mang mahilig kayo sa One Piece guys is I hope you can consider liking my Facebook group page yan guys, the One Piece Philippines Community. Sali kayo dyan guys and malay nyo, isa kayo sa mga pili ni Jix TV na manalo ng free One Piece video. So okay, simulan na natin to guys. So sabi ko nga kanina, lumabas to ng August 19 and ito na yung i-review natin. So medyo ano na ba ngayon, 21 na no. So medyo ilang araw to nila, hindi siya nasend kagad ng aking pinagbilan. So anyway, so typical or regular na ano na King of Artists box, yan siya guys. So sobrang ganda talaga ng box na to. So sobrang kintab, nakita niyo naman, napaka-reflective. So yan yung front ng box. Yan si Oden na naka-post ng ano ng kabuki style. Yan. And ito yung top. Feature ng Oden yan guys, King of Artists, the Kosuke Oden and Jaya Prize na logo. And syempre gold seal kasi nasa Japan tayo. Yan guys. And ito yung side ng box. Yan. And ito pa yung isang side guys. Okay, so ito yung likod. Okay, yan. And ito yung ilalim containing the details. So King of Artists is always made of PVC and ABS guys. So sana makita nyo mabuti. Ito, nakasulat yan. So simulan na natin siya, buksan natin guys. So excited na ako sa figure na to. So pangalawang King of Artists, pangalawang King of Artists, pangalawang ano na to guys, na Oden na figure na binuksan natin sa ating channel. So yung una is yung Grand Lineman na ano na Oden, no? So buksan natin siya guys. Okay, so wow. So wala siyang serial number ngayon guys, unlike dati. So buksan natin, labas natin siya. Wow, okay. Ooh, wow, ang ganda kagad ng kulay. So wala na sa loob guys. Wala na. Okay. Wow, so mahirap buuin to guys kasi marami siyang parts eh. Oh wow, astig. So ito yung makukuha nyo sa loob ng box guys. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parts. And ang ganda ng kulay niya guys. Panalo, panalo. Okay, isa-isa natin siyang ilabas guys. Isa-isa natin siyang sa labas. Siyempre unahin natin ang kanyang stand. Okay. Buksan ko muna ito lahat guys para hindi ako mahirapan ah. Okay, so unahin natin yung kanyang stand. Na typical na stand ng mga ano ng mga King of Artists. So yan guys, yan yung stand niya. Na medyo light brown na kulay and meron siyang serial number dito sa baba, yan. And okay, yun lang. Wala siya yung ano, wala yung authentication niya, but serial number lang yung nakalagay. Yan. Then baba natin 'to. Siguro next natin ilabas yung kanyang mga katana. Wow. Alright. So ibang-iba to guys. Ibang-iba tong details dito. Ang lupit. So iba talaga ang mga King of Artists guys. So tignan nyo yung kanyang katana. Yan. Astig guys. Ang ganda. So very very ano, very very well detailed na ano yung katana niya. Si Enma and yung Amino Habakiri. So ang ganda ng pagka-design, ganda ng combination ng mga color, purple and gold and white and gold. Yan. Okay, so purple din yung pang ano niya, yung kanyang parang belt. Okay, so baba na natin to. Next natin is yung kanyang Neo Daisuke. So ito yung marami nagtatanong sa akin dati, na kung ano yung tawag sa ribbon na nakabit kay Oden guys. So ang tawag dito guys is Neo Daisuke. Yan yung typical na sinusuot lagi ng mga kabuki guys dito sa Japan. Yan.
So astig, ang ganda ng details, guys. Ang ganda ng details yan. Tingnan nyo naman, oh. Astig, panalo tong figure na to. So okay, sa baba na natin to. Next is yung kanyang mga legs, guys. Okay, guys. So, wow, astig, di ba? Panalo, ang ganda. Oh, astig, ang ganda. Lupit ng details ng kanyang mga legs yan. Okay. Yan yung likod. Ito yung kanyang legs. Ito yung kung gano'n yung makas ng kanyang muscle, guys. Ang ganda, di ba? Yung kanyang mga calves. Yan. And tingnan natin yung kanyang para mismo. Yan, pakita natin. Yun, astig. Okay, so baba na natin to. Okay, next naman, guys, is yung kanyang upper body. Tapas natin. Wow, panalo. Ang ganda, guys. So astig din talaga yung mga details ng King of Artists. So talagang high quality, guys. Ang ganda. So yan, guys. Yan yung kanyang upper part. Yung kanyang upper part ng kimono, ng kanyang katawan. Kita nyo naman yung cuts ng kanyang mga muscle, guys. Ang ganda, di ba? And yung kanyang pagka-orange ng kanyang kimono, tsaka yung dalawang crescent moon. Astig! Tingnan nyo rin yung details ng kanyang palm, guys. Di ba? Panalo. Ito yung likod. Tingnan naman yung mga muscle, guys, oh. Damn, so sobrang panalo tong figure na to, guys. Panalo yung mga details, ang angas yan. Tingnan nyo yung mga yung cuts ng mga muscle, yung detail nila. Astig, yung palm. Panalo, guys. Okay, so ngayon is tingnan natin kung panalo yung mukha o yung head niya nun, Odin, no? Wow! Alright, astig, ang ganda, guys. Astig. So, baba natin to. Babaan natin yung plastic. Okay, yan. So, ito yung head ni Odin, guys. So, nakapo siya ng ng kabuki. So, yung mga kabuki, ganyan ang ginagawa nila sa face nila pagka, nagpo-pose sila ng ganon, guys. Yan. So, ang ganda, di ba? Ang ganda ng detail sa mukha ni Odin. Ito yung kanyang upper, yung upper ng ulo niya, yung kanyang mga buhok. Yan, guys. Tingnan naman, guys, ang ganda, oh. Panalo yung details ng ng buhok. Yan, guys. So yung ilalim is wala na, guys. Wala na. Okay, so buhay natin si Kosuke Odin, guys. So tunayan natin to. Wow, panalo, guys. Astig. Damn, maganda. So nabuo na natin siya, guys. So hindi ko na ilalagay itong yung kanyang stand. Kasi alam niyo naman 'yun kung may kanong kayong King of Artists, 'di ba? So okay. So ito siya, guys, pag nabuo. Sobrang ganda, guys. Ang angas. Damn. And medyo meron siyang weight, no. Medyo mabigat siya, guys. So ganyan siya, nakaganyan siya nakaharap 'yan. Sabihin nating nakaganyan 'yan, guys. Sana nakita niyo mabuti. Teka, i-ganyan natin. Yan, ganyan ang post niya, guys. Kabuki style post. So, ganyan siya. Ang ganda ng details, guys. Yung damit, ang tingkad ng kulay ng orange, yung kimono niya. Tapos, yung katana, guys. Ang lupit din ng details. Diba? So, mamaya, guys, lalagyan natin siya ng mga 360 shot para makita nyo. Yung kanyang Neo Daisuke, ang ganda, guys. Panalo. Astig. So walang talo dito sa sa figure na to. So sobrang ganda yung pagkakagawa ng dito sila. And tingnan nyo yung kanyang ng sword. Yan. Ang sword na katana pala ni ni Odin. Astig, ang ganda talaga, guys. So panalo tong figure na to. So damn, na-amaze ako, guys, kasi ang ganda eh. And meron siyang weight, no. Alright. So ganyan. So sukatin natin siya, guys. So I think ngayon isa lalagay ko siya sa kanyang stand para sa tumayo. So wait. Paano ngayon natin 'to ilalagay? So
So I think mahirap siyang ilagay tayo siya. Alright, so ayun, naitayo ko na siya guys. Pasensya na kayo, medyo natagalan tayo dyan kasi mahirap siyang itayo. Okay, sasukatin natin siya guys. Labas natin yung kanyang panukat. So I think hanggang dito lang sa pinaka top ng kanyang daliri kasi yun yung pinaka mataas guys. Tama ba ako? So meron siyang 17.5 guys na taas, 17.5 cm. So okay na to as a king of artists. Panalo guys, ang lupit. Damn. Okay, so compare natin naman siya guys ha, sa ating mga figure na ginagamit. So compare, una compare natin sa isang regular size na figure ng One Piece, yung Grand Lineman. So halos magka-size lang guys. Yan, tingnan nyo. Halos magka-size lang. Pero yung scale, syempre, mas malaki yung ano, yung King of Artists. Syempre, yung mga katawan niya, ganun yung katawan. Scale, yan. Malaki yung King of Artists. Though, kahit medyo halos magka-same size lang sila, no? Okay. So, ngayon, syempre, compare natin siya sa isang grandista scale na figure para makita nyo yung taas nila talaga, guys. Yan. So, kita nyo naman, guys, nanliit. Nanliit si Odin, no? Pero alam niyo naman sa anime, di ba, malaki talaga si Odin eh. So mas malaki pa siya kay Sanji. Pero siyempre figure lang naman to guys. So ayan, yan yung ano, yan yung scale nila guys. So man, makita niyo mabuti. So malaki talaga yung grandista, no? So ngayon meron na kayong meron na kayong idea kung gaano kalaki itong figure na to, kung nag-iisip kayong bilhin to, no? So lagyan natin siya ng 360 shot guys para makita niyo yung ano, yung buong detail ni Koso kay Odin. So panoorin niyo. Alright guys, so nakita nyo na yung mga close-up shot na itong ating figure na si Kosuke Oden. So now naman guys, is for the price. So itong figure na to is nabili ko siya nung release date around 2,000 yen or 916 something na ano, peso sa pera natin. But ngayon guys, is bumagsak na yung presyo niya guys, no. So meron na akong nakikita na to. Pinaka lowest na nakita ko guys is around siguro mga 1,300 yen or 500 something, around 500 pesos, no. So very worth it guys, napaka worth it na ano na figure na to. Ako yung details, ang ganda, tingnan niyo yung details, 'di ba? Kitang-kita niyo naman kanya sa close up shot. And yung color, yan yung scale ng figure guys, and yung ano guys, yung ano pa ba, yung weight ng ano, yung weight din ng ano ng figure guys, sobra-sobrang ganda, no. So talagang kung fan kayo ni ano ni Kosuke Oden, talagang worth it makuha tong figure na to sa inyong collection. And ang angas talaga guys, tingnan niyo ba naman 'yan. Astigo, 'di ba? So iba talaga ang mga ano, mga King of Artists na ano na figure, no. So kung talagang collector din kayo ng King of Artists na ano na mga figures guys, I really recommend ano na makuha to sa ano, sa figure nyo guys. So this is it for the view, for the review guys, no. Wait lang, babalang natin to si Odin. Yan guys, so this is it for the review ng ating figure na si Kosuke Oden guys. Maraming salamat sa mga nag-tune in. And kung mang bago kayo sa channel GXTV guys, is I hope you can support GXTV by subscribing to my channel guys. Kasi road to 4K na tayo, yay! Yan guys, road to 4K tayo, maraming salamat. And
Shoutout nga pala sa aking Toy Unboxing Family. Yan sila guys. Kung mahilig kayo manood ng mga Toy Unboxing guys, support them and subscribe to them guys. And pwede rin kayo manalo ng mga pre-figures. Namimigay sila ng mga pre-figures guys. And maraming salamat guys. This is GXTV signing off. And I'll see you on the next vlog or unboxing. So let's go!